how are you going to cope with this stress? No? How do you cope with stress? So dealing with stressful situations, I'm going to teach you this 4A. So tandaan po natin ito. So we can categorize it into changing the situation or change the reaction. Para malampasan natin itong mga stressors sa buhay natin na na-identify nyo kanina, ang dami-dami, di ba? Hindi ko na sa inyo paiisa-isa yon. Pero ang dami, lalong-lalo na ngayong pandemya. So it's either na babaguhin mo yung situation or babaguhin mo ang iyong reaction. So let's start with this one, di ba? Avoid the stressor. Kasi kailangan natin ito for us to manage our stress. So kailangan natin ma-master itong apat na strategies na ito. Ano? So we have to avoid, we have to alter, we have to adopt, and we have to accept. So those are the 4 A's in dealing with stressful situation. So, ang dami nito, ano? Pero bibigay ko lang sa inyo yung pinaka-importante. Okay, so let's begin with the number one, avoid the stressor. Or when we say avoid the stressor, we are going to avoid necessary stress. So not all stress can be avoided. Alam natin yan, di ba? And it's not healthy to avoid the situation that needs to be addressed. So yan ang sa mga disclaimer natin, ano? But believe it or not, you can simply avoid a lot of stress. Hindi naman lahat, ano? So kailangan lang talaga na alam natin kung paano maiiwasan din ang stress. So we have here, learn how to say no. Okay. So alam nyo ba kung paano mag-say ng no? Ay, madali lang naman ha. No. Okay. But saying no talaga is a struggle, 'di ba? Lalo-lalo na tayo ay working nasa government. Definitely hindi tayo pwedeng mag-say ng no sa ating mga trabaho. Pero yung mga invitations, yung mga hindi naman talaga mga importante, 'di ba? Na pwede naman nating isang tabi na muna, katulad na nagyaya ang kaibigan mo na pumunta ng SM, nagyaya ay yung co-teacher mo na pumunta sa bahay, ang dami-dami pong pang gagawin. So something like that, diba? You have a lot of responsibilities and demands on your time, alam ko. And at certain point, maaring you are already crossing the line between being charitable and between being so, diba? Foolish. Okay. Sad to say, you know? So, turn down the neighborhood invitations kung kinakailangan, yung colleagues invitation mo, kasi kung kailangan mo din magpahinga, okay? And kailangan mo din munang mag-prioritize ng isang bagay. I know that you know this already. Diba? Learn how to say no. And ito, avoid people who stress you out. Okay. Paano ba, ma'am, i-avoid ang mga taong nakaka-stress? Diba? Eh, lagi ko siyang kasama. Paano kung ang nakaka-stress ay yung kasama ko? Okay. So, kung hindi magmadala dito sa number one, meron pa naman tayo number two, three, and four. Okay. Ito yung una pa lang. Kung pwede mo lang namang maiwasan, iwasan mo. Okay? So, for example, kung meron kang isang coworker na talagang para sa'yo, ay nakaka-stress para sa'yo, meron kang isang kaibigan na tingin mo ay toxic, ano? So, something like that, mararamdaman nyo naman yun eh. So, layo-layo muna kayo, okay? So, talagang kailangan yun para sa ating mental health. And you have also to take control of your environment, take control of your surroundings. So, ikaw mismo, no? So, ano ka ba? Nalilate ka ba lagi sa trabaho mo? Nakaka-stress ba ang pagpunta sa school dahil wala kang masakyan or kaya naman traffic? So, paano natin makukontrol ang ating environment? So, ikaw mismo, you have to leave early for work or ang dami nang pwede natin gawin, di ba? So, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para makontrol mo yung environment. So, pipili ka ng oras. Kung kailan ka aalis ng iyong bahay para hindi ka malate. Something like that. Okay? So, avoid hot button topics. Okay?
and pare down your to-do list. Okay? So, magsulat ka ng mga important. Alin ba yung kailangan mong unahin? So, that's how you avoid unnecessary stress. Iniiwasan natin na magkaroon ka ng mga stressor. So, deadline, may deadline ka, gawin mo ng mas maaga. Okay? Ina-avoid natin na magka-cramming ka. Okay? So, we avoid. So, number two is we alter. Okay? Babaguhin natin, we are going to change or alter the stressor or the situation. Diba? So, one of the most helpful things you can do during times of stress is to take inventory. Ayan, kumawa ka ng inventory. Then, attempt to change your situation for the better. So, we are going to figure out what you can do to change things. So, the problem doesn't present itself in the future. So, anong kailangan natin gawin? You have to express your feelings instead of bottling them up. So, communicate your feelings, ano? Openly. So, if something or someone is bothering you, so be more assertive and communicate your concerns in open or in a respectful way, di ba? So, kung meron kang deadline, for example, at yung co-teacher mo, nakikipag-usap pa rin sa'yo, sige, nakikipag-kwentuhan, kasi yun naman talaga yung usual na ginagawa natin, kailangan natin din. I am not saying na huwag tayo makipag-kwentuhan, ano? Pero sometimes, meron tayong mga kailangan tapusin trabaho at talagang hindi natin maiwasan yung mga kwentuhan na nangyayari sa loob ng school. So, you have to be assertive, na sabi ko nga, communicate respectfully to your colleague. Diba? So, kailangan, maaaring sabihin mo na, okay, so I have 5 minutes left and then I have to go back to my room dahil may tatapusin ako, may deadline ako. Diba? Kailangan mo express yung feelings na yon. And another is, be willing to compromise, ano? So, make an agreement. Meet in the middle. Para ito sa, para magkaroon tayo ng tinatawag nating win-win solution, di ba? So, when you ask someone to change, gusto mong mabago yung behavior nila, so be willing also to do the same. Dapat ikaw din. So, kailangan na nandun kayo sa middle ground, di ba? So, that's how we compromise. And, be more assertive, ano? So, ang dami na nga, medyo mahirap ito, lalo-lalo na kung mga kaibigan natin, di ba? Pero, we have to, okay? Assertiveness is also skill. And you have also to manage your time better, okay? Ang dami na nga maaaring gawin, di ba? Ang dami ng mga nanggagawin pero kulang ang oras. So, kailangan lang natin mag-create ng balance schedule. So, balansehin natin. Still, kahit maraming trabaho, gawin pa rin natin na balanse ang buhay natin sa pamamagitan ng pagkakaroon din ng mga recreational activities, di ba? So, create a balanced life, di ba? All work and no play is a recipe for burnout. Tandaan po natin yan. All work and no play is a recipe for burnout. So, try to find a balance between work and family life, social activities, yung mga daily responsibilities mo. So, balansehin po natin ang ating lives. Okay? And we also have number three, hindi natin kayang ma-avoid, hindi natin kayang maiwasan, hindi rin kaya natin mabago itong mga stressors. Now, what are we going to do? So, we have to adapt. Okay? Kailangan natin mag-adapt na lang. So, magaling naman tayo sa adaptation. Kaya nga tayo buhay pa rin, nag-i-exist pa rin until now. Because we know how to survive. We know how to adapt. Diba? If you can change the stressor, then you have to change yourself. Okay? You can adapt to stressful situation and regain your self-control. Okay? So, adapting, it often involves changing your standards and expectations. Babaguhin natin yun. Kasi yun talaga ang isa sa mga makakatulong para ma-deal natin itong stress. So, paano ba natin gagawin ito, no? Paano ba tayo makaka-adapt? Okay?
we have here reframing the problem, okay? How are we going to reframe problem or reframe the issue, okay? So we are going to try to look at the situation from a new viewpoint. So instead of feeling frustrated, for example, na lockdown kayo, okay? Instead of feeling frustrated na hindi ka makakapunta sa trabaho, look at it as an opportunity para makapag-bond kayo ng mga anak mo, makapag-relax ka sa bahay, di ba? Makapag-general clean ka. So, para sa mga na-lockdown dyan, di ba? Initially, talagang you will feel maaaring magkaroon ka ng anxiety, yung fear mo, na ba, paano kung lumala, yung sakit ko, sa bahay, ka-quarantine kami sa facility, something like that, okay? But we have to reframe, baguhin natin, ano? yung pag-iisip natin na kailangan tingnan natin yung isang situation positively, okay? So reframing the problem and look at the bigger picture. So how do we do this? So tanungin mo ang sarili mo, ito bang problemang ito ay magma-matter pa rin after isang taon or limang taon? Ito bang issue na ito ay importante pa rin kaya after 1 year or 5 years? Now, kung hindi, now, you don't have to stress yourself, ano? You don't have to think about it. So, realizing this makes the stressful situation less overwhelming. Diba? So, that's how we look at the big picture. And you also have to adjust your standards, ano? Adjust our standards, adjust your standard. So, kailangan mo bang maglinis araw-araw para mawala yung lumisan yung bahay? Or baka naman, kahit once a week lang, okay na. Diba? So, kung ikaw yung OC na linis na linis at talagang pagod ka na, nakakadagdag pa yun talaga sa stress. Okay? So, adjust natin yung standards natin. So, para maiwasan din natin yung ma-frustrate tayo, ano? Stop striving for perfection kasi alam naman natin na wala naman talagang perfect, ano? And para hindi na rin tayo masyadong mag-guilty sa mga hindi natin na-accomplish, okay? We feel less frustrated if you will adjust your standards. And you have also to focus on the positive, ano? So, given na ito na kailangan natin mag-focus sa positive, pero sometimes mahirap kasi lalo na kung nasa gitna talaga tayo ng isang mahirap na sitwasyon. Pero cultivating the attitude of gratitude, ayan. So later on, mas i-emphasize ko pa ito kung paano nakakatulong ang gratitude, ano, para malabanan natin ang stress. So isa yan sa mga kailangan nating i-practice under adapting to the stressor. Ayan. So naka-adapt na tayo. So when we can able to adapt, ano, so, pag nakapag-adapt na tayo, so we can already accept the stressor. So, this is the last thing na maaari nating magawa sa pag-deal ng stressful situation is to accept. Accept what can be changed and act on what can be changed. Okay? Tanggapin mo na may mga bagay na hindi talaga pwedeng mabago. Okay? At you have to act. Okay, gawin kung ano yung mga pwede nating magawa. So, hindi natin maaaring ma-prevent or mabago yung mga stressors, di ba? Katulad ng death ng isang loved one or a serious illness, itong pandemic na ito, hindi natin ito kayang labanan. So, in such cases, the best way to cope with stress is to accept things as they are. Okay? So, you have to accept that you cannot control everything. So, you have to focus on things like your attitude, diba? Yung mga kaya mong makontrol. So, do not try to control the uncontrollable, diba? Huwag mong kukontrolin yung mga hindi naman kaya makontrol. Kung ayaw magpakontrol ng asawa mo, uncontrollable na siya. So, therefore, you have to accept that, diba? By identifying what is within and outside your control, diba, you can start to move forward positively.
di ba? Ang dami na mga, kailangan mo lang ma-identify ano ba yung mga hindi ko na pwedeng makontrol. For example, yung, yun nga, yung asawa mo, kasi usually sa mga talagang stressors natin, base sa survey na kinanda ko, one time nung kanda ko nito ng survey sa mga teachers, isa sa mga nakaka-stress daw, ay ang kanilang asawa, bukod sa kanilang trabaho, ay ang kanilang asawa. Okay, so, kaya mo ba bang makontrol lang yung asawa? Nandiyan na yan eh. Diba? Sabi nga, may nabasa akong libro, you can never change a man. Kung yan ang pinakasalan mo, you have to be ready to accept that your spouse. Kung babae man, ano, or lalaki, sa mga teachers naman natin na lalaki dyan, diba? Hindi mo na mababago ang misis mo kung ganyan na siya. Possible na may mabago. Pero kung yung tipong hindi mo na kayang baguhin talagang paulit-ulit na lang, diba? You have to accept that things cannot be controlled. There are things that cannot be controlled, di ba? So, stop mo na ang pag-control and pag-control sa kanya and learn how to manage nila yourself. And, of course, look for the upside, ano? So, paano ba natin ito gagawin? So, we have to consider situations as positive, beneficial, and advantages. Di ba? So, may kasabihan nga tayo na what doesn't kill us makes us stronger, di ba? So, pag humaharap tayo sa mga major challenges sa ating buhay, di ba? So, isipin nyo na lang that these are opportunities for personal growth, di ba? Kung nagkaroon ka man ng mga poor choices before, at sa tingin mo, mas lalong nakapagdagdag ito sa stressful situation mo, di ba? Kailangan lang natin mag-reflect and learn from that mistakes, di ba? So that's how we look up the upside, look for the upside, diba? And another thing is we have also to share your feelings. So that's the reason why sinasabi namin lagi na dapat meron tayong someone na mapagsasabihan din ng mga hinaing mo sa buhay. Meron ka dapat friend na nakakausap man lang. So sila yung maaaring pagsabihan mo ng iyong mga problema. So share your feelings and at the same time, learn also how to forgive. That's how you accept things that you cannot change. Ano? Kasi, like, for example, kung lagi kang nagagalit sa isang tao, di ba? Eh, grabe yung energy na kinukonsume mo pag nagagalit ka, di ba? So, forgiving may take practice, no? But by doing so, di ba? Parang hinahayaan mo yung sarili mo din na maging free sa mga negativities, from negative energy. So, move on, kumbaga. So, that's how we accept things, ano? That's how we practice these four A's. So, remember, again, okay, in dealing with stressful situation, we have these four A's. We have to avoid, we have to alter, we have to adapt, and we have to accept